Pinag-iingat ng Department of Veterinary Medicine and Fisheries or DVMF Cebu City ang mga Cebuano sa pagbili ng mga shellfish sa mga palengke dahil sa banta ng red tide. Ayon kay Maria Merlin Miralio, DVMF Division Assistant Head, bagamat wala pang kaso ang na-report mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR tungkol sa red tide contamination sa 16 na coastal areas ng lungsod, ay pinaalalahanan niya ang mga taga Cebu City. Kasunod yan ang inilabas na abiso ng BFAR na nananatiling positibo sa red tide ang ilang mga lugar sa Visayas at Mindanao. Kasama sa mga lugar na positibo pa rin sa red tide ang Dumaquinlas Bay sa Zamboanga del Sur, coastal waters ng San Benito sa Surigao del Norte, coastal waters ng Daram Island, Sumaraga Island at iba pa. Samantala, sinabi rin ni Miralio na regular ang inspeksyon ng kagawaran sa mga palengke ng lungsod upang matiyak na walang naipaslit ng mga shellfish na kontaminado ng red tide. Maguginitang noong July 2024, nakumpiska ng DVMF at BFAR ang 8 mga kahon na may lamang mga tahong na positibo sa red tide na nanggaling umano sa Zamboanga. Para sa Euro TV News, Gian Sapida, sumasaludo sa bawat Pilipino.